Okay, so yun, magandang hapon. So, if my viewers na tayo, like or comment para makita ko kung meron na tayong viewers. So, suot po muna ako ng headset ko. Okay, so yun. Para marinig natin yung sinasabi natin. Okay? So, malapit na po mag-alas 3. Ayun, mayroon na po isa. Thank you sa viewers na isa. So, early bird. Okay? Yun, tatlo. Tatlo na sila. So, sino yung tatlo na yan? Hindi pa nagpapakita, no? Okay, so, apat. Malapit na mag-alas 3. So, 1 minute more. So, lima na. Pero hindi pa nag-pop up yung pangalan kung sino yung lima na yan. By the way, so, magandang hapon sa viewers natin. So, welcome again sa 3pm habit natin. So, pasensya kung hindi tayo nakapag-live last Friday. Okay? So, busy lang, busy. Yun, si Ronald Rasco. Okay, so Sir Ronald Rasco, shout out sa inyo. Good afternoon. Okay, so antayin lang natin dumami-dami konti para makapag-announce tayo na. So, nandyan si Sir Jumags. Okay, so Sir Jumags, shout out din sa inyo. Magandang hapon din po. Si Ulysses Bautista. Wow, sir, kayo yung bagyo nung dumaan, sir. So, welcome lahat. So, okay, so yan, sampo na. So, antayin lang tayo, umabot tayo 15, pwede na, start na tayo. Para makapag-start tayo na maaga kasi medyo malaki-laki itong bubuksan natin. Papakita natin sa inyo ngayong araw. So, baka abutin tayo uli ng isang oras. No? So, baka ma-board kayo pagka sobrang tagal. So, nandyan kayo, nandyan din si Pim, si Rogen, si Oscilito. So, hindi ko na... Ayun, pwede pa. So... Pim Carpina, Rogen Tenorio, Oscilito Buena. So, yun. Shout out sa inyong tatlo. Basta yung makita ko lang po muna, ha? Basta shout out sa inyong lahat. Okay? So, shout out na rin po sa may buong team. So, Bosch Power Tools Philippines. Shout out din sa team namin na QM. So, QSR Management. Okay, so, kunti pa. So, yan, 13. So, 13, dalawa na lang para makapag-umpisa na po tayo mag-announce ng dapat natin i-announce sa inyo ngayong buwan na to hanggang December. Okay, yun, 14 na yung nakikita ko. O, yun, 15 na. Okay, so, 15 na kayo. So, welcome sa lahat na viewers. Ang gandang hapon. Shout out sa inyong lahat. Keep safe. Then, tapos na po yung 11-11. So, abangan po natin yung 12-12. Okay? So, medyo matagal pa naman yan. And next, mayroon po tayong tinatawag special edition ng service week. So, ito po yung service week natin na free labor, 20% discount sa mga spare parts. And, start ito ng... November 16 to November 31. So, especially po sa mga tolls na baha. Okay? Sa tolls po natin na nabaha. So, yun po yung pinos ni Boss Sir William Go. Okay? Yung admin natin. So, then, yun nga po, free pick up and delivery po natin. So, continuous po yun. So, pwede nyo po i-avail yan.
Tawag lang po kayo, tawag lang po kayo doon sa service center natin. Coordinate kung paano po yung pick up at tapos deliver po. Okay, so pasado alas 3 na, nasa 20 plus na rin kayo. Okay, so ulit, magandang hapon. So yung topic natin po ngayon ay itong dyan, makita nyo na rin sa kabila. So GSH 500, so ito yung tinatawag natin Gen 2, so pangalawang version, okay? So, of course, pakita ko muna ulit yung mga gamit natin dito, kung paano natin buksan, okay? So, nandito pa rin po yung cordless natin. Then, kasama po yung screw bit adapter natin. So, salpak na po natin yan. Okay? Next, nandito rin po yung mga screw bits natin. So mayroon po tayo torque screw. So nag-uumpisa po ito sa 10, then tapos 10, 20, 25, tapos 30. Okay? So umpisa po tayo sa 10. So 10, 20, 25 at saka 30. Tapos may flat screw na maliit tayo. Okay? May back rings tayo na number 13 at saka yung handle po ng mga mga screw bits ko, okay? Tapos circlip na inside, flat screw na malaki, long nose at saka mechanical plier. Then kasama rin yung mallet hammer. Tapos yung bit po niya para matesting po natin, no? Tapos special tools, alambre, okay? So yan po. Tsaka si Magic basahan para po pagpunas natin pag madulas na yung kamay natin. Okay? So umpisa na po natin. 305, okay? Of course, paanda rin po muna natin, di ba? So sasaksak natin para malaman natin kung talagang umaandar po siya. Okay, tapos testing po natin kung gumagana, no? Ayan po. Andar naman po siya. Testing po natin yung talim. Push lang po, down. Tapos tulak. Okay. Tapos bitaw. Tapos tingnan natin kung naglalak. Okay, so naglalak naman po. Then, testing po natin. So, pag-testing po natin, dito na lang. Huwag na po doon sa lamisa ko kasi medyo maingay. Okay. So, paandarin ko na po. Ayan po, nakita naman po natin na pumapalo, no? So, tanggalin ko na po yung headset ko, ha? Kasi mag-start na po tayo mag-open, so para po wala tayo sa kabal. Okay? So, manood lang po kayo habang binubuksan natin ito para masundan nyo po. Pero pwede naman po ninyo i-review yung video natin. So, punta lang po kayo doon sa mga 3PM habit natin. Andun po yung lahat na video natin. So, okay, tanggalin na po natin sa saksak. Okay, so next, siyempre, lagay natin yung cord sa baba para hindi siya gabal sa ano. Then, suot na po tayo ng salamin natin. Okay, so start. Of course, pag-start po, hanapin natin yung carbon brass. So, yung carbon brass po nandito. So, ito po yung unahin natin tanggal. Okay, so number 25. Okay, so 25. Torque number 25. Okay. So baba po natin para makita nyo, no? Baba ko yung camera ko. Okay. So sana baba ko pa konti. Di bali hindi nyo ako makita. Basta makita nyo yung lamisa ko para makita nyo kung saan ko pinapatong yung mga parts. Okay. So, sige na po, dito lang. Okay, basta nakailira lang po dyan. So, yan na po yung parts ko dyan, nakailira sa lamisa ko. So, nandito po yung carbon brass. So, kung napansin nyo po yung carbon brass natin, yung kabila po, tanso, yung kabila po, silver. Okay? So, pakita po natin yan pag natanggal na natin. So, tanggalin ko po na muna ng lungnos, no? So, pagagatan na po natin, tapos tulak pa baba. Okay? Ay, pataas.
So ito po yung tanso, yung wire. Okay. So yung sa kabila po, ito po yung cell guard. So depende na po sa inyo kung gamitan niyo po ng long nose, okay, para matanggal po yung spring. So ganyan po, yan. Okay. Next, ito po yung cell guard. Okay? So palatandaan din po ito para sa mga new unit. So mga halimbawa po, bago yung unit nyo, bagong bukas nyo talaga, so magkaiba po talaga yung wire ng original. So isang silver saka isang bronze. Okay? So yung silver po, usually po, pag ganito yung position ng unit nyo, nandito po talaga yung silver. Tapos yung bronze po, nandito po sa kabila. Okay? So natanggal na po natin yung carbon, safety na po tayo, pwede na po tayo mag-open ng tools natin. Okay? So tanggalin na po natin yung wire para safety na, wala na tayong sagabal dito. Okay? So ganun din po sa kabila. Okay? So lahat po na side na nandito, tanggalin na po natin, no, para hindi na po natin babalikan. Okay? So tanggalin din po natin yung cover ng bearing. Okay, so yan. Pagsamahin na lang po natin yung screw para hindi na po natin hagilapin mamaya. Okay? Tapos silira lang po natin. So para po mas mabilis na matandaan nyo kung saan yung screw na yun. So, mabilis po kayo maghanap ng screw. Hindi na kayo mahirapan. Okay? So natanggal na po natin yung portion na to. Wala na po tayo sa gabal. So baliktarin lang po natin. Para po tanggalin naman natin yung screw na nandito na side. Okay? So, pwede po. Itagilid ko konti. Excuse. Okay? So, kung nakita nyo naman po, inangat ko lang yung pinaka-cover sa handle. Okay? Excuse. Kumatila lang muna ko. Okay? So, nandito po yung dalawang screw na maliit. So, yan po yan. Hilira lang po natin dyan. Sama po yung cover. Okay? So, ito pa po, may screw pa po ditong dalawa. So, dito po sa loob, mayroon din dito. Tapos, dito pa sa taas, apat. So, tanggalin na po natin yung screw na yan. So baka po ma-board kayo dyan, my welcome, I love you ako sa inyo. Okay, so I love you all. Okay, so yan po, natanggal ko na yung screw. So of course tanggalin natin yung wire na dalawa. So, balik natin dito. Okay, so lumalabas na yung mga screw ko. So, tanggalin natin, hugutin lang natin. Baba lang yung mga wire. Okay. Okay, so yan na po yung handle natin. So, open na po. Pwede na po natin i-maintenance mamaya pagkatapos natin mag bukas lahat. So, ito na po yung itsura ng ano natin. Okay. So, bukas na po yan. So, next, tanggalin na po natin yung screw na apat na malaki. Of course, tanggalin na po natin kagad yung filter dito sa likod para hindi na po mawala yan kung ikot ang ikot tayo. Okay? So, tandaan na po natin na may filter yan dyan. So, lagay na po natin dito or safety po natin para hindi po mawala. Okay? So, gamit po tayo ng number 30, okay? Para po dito sa malaking screw. So, taas lang po natin yung torque para po matanggal natin. Okay? Okay. So, yan po yung apat na screw na malaki. So, yan po yan. Malaki po yan. Apat na screw. Next, so
Na-open na po natin dito, natanggal na natin yung screw. Anytime po, pwede na po natin iangat yan. Of course, tayo po muna natin, ganyan. So, tanggalin po natin itong rubber. Kahit kamay lang po, baba lang po natin to. Tapos, kamay lang po, angat lang. Okay, so yan na po siya. So, lagay lang po natin dyan. Ito po yung may special tools tayo, okay? So, ito po yung ang gamit ng alambre natin, okay? So, shoot natin dyan. Then, tali po natin dito. Pero, ibaba po muna natin. Baba. Tapos, saka natin tali, okay? Okay. Okay. So, yan na po. Para po doon sa circlip na malaki, para po libre po tayo magtanggal ng circlip. Kasi po pag nakaangat, nakabaon yung circlip, so mahirap po mag-sundot. Okay. So, tatayo po tayo. Ito po yung gamit natin. Yan. Okay. So, sundutin po natin yung circlip. Okay, so nakita niyo naman po, di ba? So kung paano natin tinanggal yung circlip niya. So yan po yung circlip na sinasabi natin. Okay, so dyan lang po yan. So of course, tanggalin na natin yung alambre. Okay. So huwag niyo po bitawan bigla ito. Kailangan po talagang alalayan niyo, baka po tumalsik yung mga ibang parts. Okay, so yun po. Kita niyo po yun. So, dandahan lang po. Op, 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 op. Wait lang po. Ah. So, nahulog po yung ball bearing. Kunin ko po muna sa... Okay. So, yun po. Kailangan po. Dandahan lang po talaga. Okay. So, may kukunin lang po ako. Ah. Saglit lang po. Bago ko makalimutan, kunin ko muna yung ball bearing. Okay, so yun po, nahulog yung ball bearing ko, lumabas, okay. So mayroon pa po ditong isa. So kaya po nagdandaan lang po tayo para po alam natin kung saan natin kukunin yung mga ball bearing natin. So ito po yung ball bearing na sinasabi natin, okay. So pakita ko po sa inyo. Yan po sila, tatlo po yan. Okay, so yan po tatlo. Malalaki po yan na ball bearing. So, yan po yung lock ng talim natin. So, dito po yan nag-hold para po ma-lock niya po. Hindi niyo po ito mahugot hanggat hindi niyo po ito pinipress pababa. Kasi po, yan tulad po yan. Nandiyan po siya naka-shoot sa butas na yan. Okay? So, yan po yung silby lock natin. So, hilira lang po natin dyan. Kung matandaan niyo po, mayroon pong ganyan. So, may tatlo. Yan, isang plate, isang rubber, at saka isang plate. So, sa gitna yung rubber ng dalawang plate. Okay? So, lagay lang po natin dyan. Kilira lang po natin, oh. Okay. So far po, natanggal na po natin lahat dito sa tool holder. So, wala na po tayong iingatan kasi nandun na po yung spring. So, tanggalin na po natin yung handle, okay? Para po libre na natin mabuksan yung tools natin. Okay, so, alam nyo na po magtanggal ito, di ba? Simple lang naman, okay? So, may dalawang screw lang po dito, kabilaan. So, tanggalin po natin. Okay, so number 20. Okay. Okay, so number 20, lagay lang natin dyan, angat na lang po natin ito. Okay, so yan po, napupuno na yung
lamisa kung maliit. Okay. Tatandaan nyo lang po yung hilira nyo po, ha. So, ito pa po yung screw na apat. So, may apat yan dito na screw malaki. Then, meron pa po dito yung apat din sa taas. Pero bago natin po tanggalin yan, pugutin na po natin yung armature at saka fill coil. So, abangan nyo lang po, bantay-bantayan nyo lang po yung dito sa dulo. Kasi pagka once na pinukpok natin ang mallet, so, gagalaw na po yung mga piyesa dito. Okay? So, yan lang po. Kasimple. Pupukin nyo lang po dito. Kusa po siyang mahuhugot. Pag medyo po talagang gamit na, so, dumidikit na po yung ball bearing. Ito po yung ball bearing. Yan. Dumidikit na po dito sa housing. So, medyo matagal nyo po bago talaga siya matanggal pag pokpok. So, ito po kasing tools natin. Medyo bago pa. Hindi pa talaga po siya uminit ng gusto. So, hindi pa po dumikit yung bearing doon sa gear housing natin. Okay? So, mayroon pa po dito kapitan ng screw. So, plastic lang po yan. Kapitan ng screw. Para po pag nag-screw tayo ng... Ito po. Yun. Para pag nag-screw po, screw po tayo nito, dito po siya kumakapit. Okay? So, lagay lang po natin dyan. Next! Of course, ito na po yung armature natin. Ito na po yung katawan. So, tagal lang po natin dito. Okay? So, next po, pwede na po natin tanggalin ito at saka ito yung screw. Okay? So, kahit saan na po tayo mag-una. Pero, mas maganda po, dito po tayo mag-una sa malaking screw. Apat na screw dito. So, number 25. Okay. So, ganito po pagbaklas ng GSH 500 Gento natin. So, yan po. Nabaklas na po natin. Ayusin ko lang pa sa gata. Okay, so makita nyo naman po, di ba? So nandiyan naman po siya. So angat lang po yung cover. Okay, so angat lang po yan. Okay, so yan po yung itsura niya sa loob. Okay, so tusok na po na muna yung mga tools ko kasi medyo masikip. Okay. Okay, so next, naiwan po yung hammer piston sa loob. Okay. So, hugutin lang po natin para matanggal po natin yung pinaka tool holder natin compare sa gear. So, okay? Sa gear housing. So, ganun lang po. Okay? Okay, so yan na po. Naghiwalay na silang dalawa. So, so far po, nakatay na po natin ang husto, no? So, ito po, rubber lang naman po ito. So, kung gusto nyo po tanggalin, hugot lang. Okay, so yan na po siya. Nahugot na po natin. So yan po. Hindi nyo naman po siya mabaliktad. Kasi po may palatandaan po siya. Ito po maliit. Yan, maliit po yan. Ito maliit. Ito po malapad. So hindi nyo po siya mabaliktad pag balik nyo po dito sa may tool holder natin. Okay? So lagay lang po natin dyan. Okay, so may tatanggalin lang po ako ditong washer kasi baka mahulog. Okay. Tapos yung rubber, baka po ma-misplace ko, mawala. So, mahirap na po pag binitbit natin kung saan-saan, tapos nahulog. So, hindi natin napansin kasi malambot lang po siya na part. Okay, so nakasalpak lang po ito. So, ito po talagang nakaganon po siya. Ito yung rubber sa ilalim, tapos yung washer na dalawa,
sa taas ng rubber. So, pag ganun po siya. Okay? So, yan po yung rubber. Yan po. Pag ganun po siya. Okay? Para may palatandaan na po kayo. So, yun niya po. Kaya ako po tinanggal yun. Ipupukpok ko po ito sa may flooring ko, ha. Saglit lang para may pakita lang ko sa inyo yung striker na nandito sa loob. Okay, kung napansin niyo po, nandiyan na po siya pero hindi pa rin po siya nahuhulog. Try po natin pukpukin konti. Yun! Okay, so kung nakita niyo po yun, nahulog na siya. So yan na po siya. Kasi po, para pag nag-regress po tayo mamaya, makita ko po sa inyo. So, ito po yung striker natin. Yan po yung butas niya. Okay? So yan po sa loob. Okay! So, tanggalin pa po natin yung piston. Hammer piston po. Angat lang po. Okay, angat lang. Tapos, lusot lang po dito sa may kabila. Okay? So, yan. So, sa palatandaan po natin, kung halimbawa hinugot natin, so, yan po siya. Yung piston natin. Okay? Ang palatandaan po natin, ito po yung slot dito na dapat po dito siya. Okay? So, pag ganun po siya, pag salpak mamaya. Ito, ganyan, salpak, tapos baba. Or, mayroon po ditong butas sa connecting rod. Okay? Yung dito po sa kabila, plain. So, yan po, sana makita nyo, plain po yan. Yung kabila po, may mga butas-butas po, yan. Okay? So, yan po yung butas-butas ay nasa baba. So, nasa baba po yung posisyon niyan. So, yan na po yung palatandaan sa hammer piston natin. Okay, so, gear. So, yung gear po, hugutin pa natin. Para po talaga malinis natin. So, hugot, long nose lang po. Okay, so, yan po yung gear. Okay. Then, mayroon pa po tayong needle bearing sa loob. So, needle bearing, nandiyan po naiwan sa butas. So, hugutin lang po natin ang kamay. Okay, so yan na po. Next, yung isa. So, yan na po. Okay, dalawa lang naman po yung needle bearing natin. So, itong needle bearing natin, wala naman siya palatandaan. Kung mabaliktad-baliktad, okay lang. Kahit saan sila ang dalawa. So, wala naman po yan palatandaan. Parehas lang po yung haba, parehas yung laki. Okay? So far po, nakatay na po natin ng husto. Okay? So yan na po yung mga natira. Ito po yung rubber, pwede naman po natin kunin yan pag nagugas tayo. Angat lang po yan. Simple lang. Okay? So angat lang po para po mahugasan na natin yung gear housing natin. Okay? Next! Ito po, natanggal na rin natin yung loob, so wala naman para tayong linisin. Dito lang po sa loob, pag marumi na talaga, may mga putik-putik. So, sundot-sundot na lang po talaga yon ng mga flat screw. Okay? So far, tapos na po tayo sa gear. So next, punta tayo sa may armature kung paano tanggalin. Okay? So, tabi lang po muna natin dyan. So, ito po yung armature. Ito po yung nut. So, yan po yung nut niya. Okay? So, gamit lang po tayo ng crocodile plier at saka yung number 13 natin na back wrench. So, dito ako sa libre, pakagat. Pakagatan ko lang po. Yan. Okay? Then, pakaliwa. Pakaliwa lang po, ha? Okay? So, yan po. Natanggal na po natin yung nut. So, ito na po yung nut. Ito na po yung pinaka-armature natin. Okay? So, lapag lang muna. Ito po yung loob. Tanggalin po natin ang air deflector. So, madali lang naman po tanggalin yan. Okay? So, yan na po.
Yan na po yung tsura niya sa loob. So, nakatay na po natin ng husto, no? Oo. Of course, pag nakatay na natin ng husto, ano pa po yung sunod? Maintenance. So, maintenance. Okay. So, yun. Nakakalating oras na tayo. Pagbaklas. So, cheers muna sa lahat. Para may ano kayo dyan. May background. Okay. So, maintenance. Go for maintenance. Okay. So, armature muna tayo mag-maintenance. Of course, wala naman tayo may maintain dito. Kundi dito lang, nandito yung bearing. So, once na binuksan natin yung bearing, pwede po natin sundutin yung rubber cell. Pag sinundot po natin yung rubber cell, matatanggal na natin, makikita natin yung mga ball bearing kung marumi or kailangan po yung linisin tapos i-regrease. Okay? So, dito po, pag alimbawa may mga dumi po itong fan, linisin lang po natin yan, sundot-sundot lang or brush. Ingatan lang po natin yung wire, baka maputol po natin sa kayong kabila. Okay? So, bugahan lang po natin ng compressor yan. Mas maganda para mas malakas. So, ito po yung commutator. Ito lang po yung ginagamit natin pang linis sa commutator. Okay? Hindi po natin siya pwedeng lihain or grinderin or basta. Hindi po natin pwede linisin ng kung anong dapat linisin. Basahan lang po. Hawakan nyo lang yung commutator. Then, ikot lang po. Kung napansin nyo po, marumi kanina. Yan na po yung dumi niya. Okay? So, ganun lang po. Ipitan nyo lang para malinis nyo ng gusto. Okay. Kung may blue air po, blue air yan or compressor. Okay? Hey, so yan po yung dumi niya na kumapit sa basahan natin. So kung nakita nyo po yung basahan natin na malinis, yan po yung carbon. So yan po yung malinis na basahan. Okay? Yan po yan. Ito po yung carbon niya. So tinanggal po natin yung carbon para maging makintab siya. Okay? So malinis na siya ngayon. So yan na po yung paglinis ng armature natin. Once na may damage po talaga yung armature commutator natin, no choice na po tayo dyan kung di talagang need na po natin palitan or tawag nito kung pwede pa po pagtsagaan na yung carbon lang talagang napupodpod, pwede pa naman po natin magtsaga pero yun na po, mas mabilis na po mapodpod yung carbon brush natin kasi once na po nag spark na yan mas mabilis po mapodpod yung ang carbon brush natin, so umiinit po yun. Tapos kinakaskas ng commutator natin. Okay, so mas maganda po talaga pag bago. So, yun niya po na banggit natin yung carbon brush. So, hanggang ngayon, mayroon pa rin po nagtatanong, no, sa carbon brush natin. Kung hanggang kailan po ba tayo pwede mag-carbon brush? Magpalit ng carbon brush. Kung hanggang kailan po ba tayo mag-maintenance, mag-regreasing. So, yung tools nyo po, alimbawa, ginagamit nyo po talaga 8 oras, araw-araw. So, need na po talaga yan i-maintenance ng 1 or 2 months. Okay? Pero kung bihira lang po, pwede naman po kahit 1 year nyo pa ipa-maintenance po yan, basta bihira lang po ginagamit. So, yung carbon brush po natin, lifespan is 80 to 100 hours. Okay? So, 80 to 100 hours. In between ng sinabi nating oras, kailangan po natin ma-check yung carbon brush natin. Huwag na po natin antayin yung 80 to 100 hours bago po natin titingnan yung carbon brush natin. So, kailangan po 80 pa lang, tingnan na po natin. For sure na hindi po ma-damage itong armature natin, commutator. Okay, so buong armature po yan. So, carbon brush po, magkano lang papalitan natin? Palagay na lang natin 500. Pero pag armature na po, pinakamababa, 6,000. Okay? So, medyo mahal-mahal po yun. So, yun po. 80 to 100 hours. Huwag na po natin antayin yung 80 to 100. Kailangan na po natin i-check yung carbon brush natin. Okay? So, nabugahan na po natin ito. Na-regrease na po natin yung armature, yung bearing. Next po, ito, bugahan lang din po natin yan. So,
Bugahan natin ang compressor yan. Bugahan natin ang compressor yan. Okay? Dito po yung bearing. So, yung bearing po. Saglit lang naman po yung bearing, no? So, flat screw lang. Sundutin mo yung lang flat screw. Matatanggal nyo na yung bearing dito. So, may kasama siyang rubber. Iwanan na natin. Ito po yung bearing. Okay? So, rubber seal siya kabilaan din. So, pwede rin natin masundot yung rubber seal para po matanggal, para po malinis yung bearing natin. Okay? So, assuming nalinis na natin yan, nalagyan na natin ng mga grasa yan. So, balik na po natin. Nalinis na po natin to. Nalinis na po natin yan. Nalinis na rin po natin yung air deflector natin. Okay? So, balik na po natin yan. Okay? So, may arrow po siya. Sana po. Baka hindi nyo po makita. Yan po, may arrow. Aha. Sana po makita nyo, no? Yan, may arrow yan. So, yung arrow po, ito po yung handle. Dito po yung talim. Okay? So, nandito po siya nakaharap. So, ganun po. Okay? So, hindi nyo naman po makalimutan yan. Ayan po siya. Yan po yung position niya. Okay? So, next. Of course, nalinis na natin to. Nalinis yung armature. Balik na natin yung armature, siyempre. So, shoot natin. Okay? So, lagyan natin ng nut. Higpitan natin. Okay, so yung kaya nyo lang higpit, tama na yon. Hindi na kailangan higpitan ng gusto. Kusa na lang po yung higpit pagka umandar na. So yan na po, makaset na po yung armature natin ulit. Okay. So, baka may nagtatanong sa inyo. Okay, so yan, carbon brass. Ito po yung brass holder niya. Okay, so yan, dyan po siya nakapasok. Pero yung spring po, dapat po nandito sa taas. Okay? Para po makita nyo po talaga. So, tabi na po natin ito. Na-symbol na po natin yan. Okay. So, next, hugas po tayo nito. Okay, hugas ng striker. So, kailangan po natin tanggalin yung o-ring. So, pagtanggal po ng o-ring, sundot lang po ng flat screw. Okay? So, tanggal lang po, hugas. Hugasan po yung kanal. Tapos, lagyan po ng panibagong grasa yung kanal. Okay? So, sample po dito. Grasa. Okay? Lagyan ko po ng grasa yung kanal. Yan. So, pag nalagyan na po ng grasa yung kanal, balik yung o-ring. Okay? So, nandyan na po. Malinis na yung striker natin. Okay? Next. Hugasan yung gear. Hugasan yung gear. Okay? Hugasan yung needle bearing. Kahit gas lang po, panghugas natin, pwede na. Yung o-ring po, huwag natin hugasan, punasan lang po natin. Okay? Ganun din po sa kabila, yung kabilang o-ring. Huwag po natin hugasan, saka huwag po natin ihatakin ng mabuti. Luwagan lang po natin pag punas. Okay? So, nahugasan na po natin ito, nahugasan na po natin yan. Kung may mga dumi po ito, ito, hugasan. Ito po, punasan lang din. Okay? Ito po, pwede po natin hugasan ito. Total, makapal naman yung rubber na yan. Okay? So, pwede po yan. Next, hammer piston po, pwede rin natin hugasan. Tanggalin lang din po yung o-ring. Okay? So, sundot lang po uli ng flat screw maliit. Okay. So, hugasan po ulit yung kanal. Lagyan ng panibagong grasa. Okay. Okay. Balik yung o-ring. So, sa o-ring po, wala naman po palatandaan. Okay lang yan. Kabilaan. So, nahugasan na po natin itong mga side na to. So, hugasan na rin po natin ito. Hugasan na rin po natin yung loob. Okay, tapos linisin, tapos patuyuin. Ito po, hugasan din natin yan kung marumi yung grasa na yan, tapos patuyuin din. Okay, so pati mga handle po, pwede po natin bugahan po yan. Okay, yan, tapos dito sa loob, pwede po natin bugahan yan para malinis po natin ang compressor.
Okay, pati po itong cover. So, pwede natin hugasan, pwede yung bugahan ng ano. Ito po, bugahan din natin. Bugasan, pwede rin. Ito po, kung may talagang may dumi din dyan, so, kailangan natin sundot-sundotin, tapos hugasan, tapos patuyuin. Okay? So, ganun din yung cap. Ganun din po ito. So, pwedeng hugasan, pwedeng bugahan lang. Basta matanggal yung dumi para po sa maintenance natin. So, of course, last na hugasan, last na buga natin, ito. So, yung mga dumi dito hanggang sa switch, hanggang sa loob. Okay? So, ngayon po, so far, tapos na po tayo maghugas, tapos na po tayo magpatuyo, tapos na po tayo maglinis. So, yun nga po, regreasing. Okay? So, nagrasahan na po natin ito, di ba? Nalinis. So, ito nga pala, no? Ito pa. So, hugasan din. Hugasan. Okay, hugasan. Okay. So, ngayon, tapos na tayo maghugas, maglinis. So, regreasing po. Okay. So, ito po, na-regrease na natin ito kanina. Nalagyan na natin ito ng grasa, yung kanal, bago ilagay yung o-ring. Ganun din sa hammer piston. So, of course, balik na natin yan kasi nalinis na natin, nagrasahan na natin. Ito po, yung gear. So, yan po, may mga dumi ng basahan, tinanggal ko po. So, yung gear natin, kailangan po, lagyan na natin kaagad ng grasa yan. Okay? Grasahan na po natin yan. Okay? So, mayroon na po siyang grasa. So, next po, yung butas, kahit yung butas na lang po ang lagyan natin ng grasa, no? Yung butas na lang dito sa loob. Okay? Yung para doon sa needle bearing, tapos saka natin ilagay yung needle bearing. Tapos lagyan pa rin natin ng grasa sa taas. Okay? So, na-regrease na po natin. Kunwari lang po, ang grasa na po yan, yung kinuha ko, bago po yan. So, i-regrease na po natin siya. Balik po natin yung gear. Okay? So, may grasa na po yung needle bearing natin. Balik natin yung gear. Okay? So, nandun na po yung gear sa loob. Yan na po. So, position natin dito. Dito sa side. Then, balik natin itong connecting rod natin. So, of course, grasahan din natin yung connecting rod natin. Yan. So, nandito po yung mga butas-butas para po yung position natin pababa. Okay? So, yan na po. Nagrasa na po yung connecting rod. Next. So, dito na po tayo magkuha ng grasa ha, kasi hindi na po natin kailangan sa dagdagan dahil bago. So, dito po, nalinis na natin, lagyan na po natin ng grasa. Okay? Okay. So, ngayon po, may grasa na yung tool holder natin. Lagyan din natin ng grasa yung striker natin. Okay? So, striker po, salpak lang dito sa butas. Okay? So, tulak po sa ilalim. Okay. So, yun po, sa ilalim na po siya. Next po, may mga grasa pa rin po tayo dito. Ito na po yung kukunin natin ha. Para po, hindi na po tayo magdagdag kasi ito na po yung amount ng grasa sa loob. Yung sinasabi natin sa tip of the day natin, ng mga grasa na kung ano yung amount, ito na po yung pinaka-amount sa loob. Hindi na po natin kailangan dagdagan. So, balik po natin yung rubber. Okay? So, tandaan lang po natin, ito yung malapad, ito yung maliit. So, balik lang po natin yung rubber. Okay, so, yan na po siya. Salpak na po. Okay. So, balik po natin yung o-ring. Okay. So, nandyan po yung bahay niya. Okay. So, yan po yung bahay ng o-ring. Next, shoot na po natin dito sa pinaka-partner niya. So, kasama yung
piston. Okay? Okay. So, yan na po. Nasalpak na natin. Palatandaan nyo po dito. Ito po yung tainga. So, diretso po dito sa may guhit. So, yan po. Nakita nyo po. Ito yung tainga. Ito po yung guhit. So, diretso po yan. Kabilaan. Okay? So, yan po yung palatandaan nyo para po masalpak nyo yan. So, lagyan na po natin ng tornilyo. Para po hindi na siya mahugot. Okay. So, manumanuhin lang po muna natin para po sigurado kung pumasok yung thread. Okay. So, para po sa viewers, clap-clap po muna tayo dyan. So, shout out sa inyong lahat. At magandang hapon. Okay. So, number 10 lang. Total, malaki naman to yung bolt na to. Kayang-kaya naman number 10. Okay. 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 So, yan na po siya. Nabuo na po natin. Yung pinaka gear housing natin. So, nandiyan na po yung piston. Naglalaro na po yan. Okay. So, punasan na po natin yung taas. Okay. So, lagay na po natin yung O-ring. Okay, so yan na po yung O-ring natin. Of course, takpan na po natin kaagad dyan para hindi na po natin malagyan pa ng dumi or kalat. So, takpan na po natin yan. Punasan na po natin to para po hindi magkalat yung grasa sa labas. Okay. So, takpan na po natin. Balikan natin ang screw. Dry po muna natin ulit mga mano para sure ball po na nakashoot yung thread doon sa dati niyang thread. Okay? Okay. So, saka po natin tigpitan. So, ito po, kahit 8 lang, pwede po yun. Okay. So far po, halos buo na yung tool holder natin. Okay. So, yan na po yung itsura ng tool holder natin. Buong-buo na po siya. So, wag po natin kalimutan ilagay itong para sa screw, kapitan ng screw. Okay? Bago po natin isalpak yung armature natin. Okay? So, hindi naman po pwedeng baliktad kasi nandito po yung handle. So, nandito po siya dapat na side. Okay? So, dito po yung wala. Okay? Sana po wala tayong nakalimutan. So, review natin, check natin. Baka may nakalimutan tayo na nasa loob. Okay? So far, wala naman po. Okay. Salpak na po natin yung armature.
So galaw-galawin lang po natin yung armature, no? Galaw-galawin na po natin para mag-shoot doon sa may gear. Habang dinidiin nyo po konti yung yun. Okay? So kung napansin nyo po, nakaangat po yan kanina, ngayon po nakababa na. Okay? So nandiyan na po isa sa gear housing. So lagyan na po, ilagyan na po natin uli ng screw yan para hindi na po maghiwalay. Okay, so ganun pa rin po, manumano. Ah. Manumano po para naka-shoot na siya bago natin i-dry. Okay. 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 So, ayan. Bago po natin i-dry down, cordless natin. So number 10 lang po ulit. So, halos buo na po siya. Balik po natin yung filter bago natin makalimutan. Okay, so filter po na. Pwede naman po natin hugasan to kung marumi na talaga. So, nandito po yung filter na yan. Yan. Okay. So, kung bakit ulit po may filter dito, may butas po dyan na maliit. So, breather po yan. Once na kailangan ng hangin sa loob, dito siya hihigop. Kung may sobra man hangin sa loob, dito niya pa rin ilalabas. So, tinatakpan lang po natin for safe na walang makapasok. So, breather po yan. Hingaan niya, hingaan. Okay? So, dyan din po siya nakahinga. So, next, of course, ito na po yung cover natin. Okay? Balik po muna natin to para at least hindi po natin makita pa po natin. Okay? So, ito po muna. So, i-flat lang po natin dyan sa may baba. Secured lang po natin. Bago po natin ibalik yung mga washer. So, yan po. Okay. So, tingnan lang po natin ulit kung may nakakalimutan tayo. Apart, okay, wala naman. Bago po natin sarado. Okay. So, dalawang screw. Next, yung number 20. Okay. 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 So, yan. Pasok. Baba lang po tayo ng number 6. Okay. So, halos, nabuo na po natin siya. Okay? So, tatayo po ako ulit para po doon sa may ito, sa handle at saka sa mga spring. Okay? So, lagay na po natin yan. Next, ito po. Yung bolt para po doon sa handle. Pasok po ganon. Okay. Screw. Okay. So, higpitan na po natin. Then, ilagay na po natin yung, handa na po natin yung kailangan natin. Okay. So, ito po yung kailangan natin. Then, ball bearing. Okay. Ball bearing po dito. Sana po hindi mahulog. Hanggang may salpak natin yung spring at saka yung ano natin, ito, sleeve. Okay. Okay. So, yan po. Salpak na po natin. Lagyan po natin na washer muna. Sige, washer. Ito, balik muna natin to. Yan. Tapos, alambre ulit. So, huwag niyo po bitawan, ha.
si pag binitawan nyo po, baka tumalsik ulit. Okay, so tali na po natin yan ng alambre. Okay, so balik na po natin yung circlip. So pagbalik po ng circlip, simple lang naman. Okay, so yung flat screw lang, tapos ganun lang. Okay, flat screw na malaki na. Okay, okay, so andyan na po siya, nakakapit na. Pwede na po natin tanggalin yung alambre natin. Okay, so yan na po siya, lalak. Subok na po natin yung talin kagad kung naglalak na. Baba. Okay. So, taas na po natin konti yung camera natin para makita nyo na yung mukha ko kahit papano. Okay. So, cheers muna ulit. Malapit na po tayo matapos. 5 minutes. Okay. So, 5 minutes. So, yan po. Naglalak. Tanggalin. Okay. So, perfect naman po yung gawa natin. Balik na po natin yung rubber cup. Okay? So, ayan na po siya. Next, of course, balik na natin yung cover. Okay, pwede natin balik yung cover sa bearing. So, number 25. Then, number 8. Okay. Okay. Then balik natin yung carbon brass. So okay, ito yung sinasabi natin, silver nandito sa kabilang side. So simple lang naman siya. So hindi ko na, hindi niyo na kailangan makita. Simple lang naman. Okay? So yan lang. Inangat ko lang ng long nose yung spring na yan para mapasok ko tong carbon brass sa brass holder. Okay? So, then, insert lang naman yung terminal. Tulak lang yan. Okay? Baluktutin yung wire dyan. Ganun din sa kabila. So, yan na po yung carbon brass natin. Ganun din sa kabila. So, next. Of course, ito na yung cover niya. So, nandiyan naman po lahat na screw. Okay, lapit-lapit na po natin para madali iabutin. So, shoot na po natin yung wire dito po sa... dito po sa butas. So, shot na po natin yung wire dito. Pocket sa taas. Okay, nandiyan naman po yung filter niya. Wire. So, kahit saan mauna, okay lang. Puti or blue. Okay. So, yan. Pag napasok nyo na po yung wire, kailangan na po natin i-insert dito sa contact niya kaagad sa terminal niya. Para alam na po natin mag-adjust ng wire dito sa taguan niya. Okay? So, yan po yan. Yung wire. Okay, then dito po. Nakatago yan sa gilid. Okay? So, yan po yung posisyon ng wire nyo. Okay, so makita nyo naman. Okay. So, next. Ganun na po natin para po malagyan natin ng screw. Number 25. Number 6. Or 7.
Okay. So dito po sa kabila, hindi ko na papapakita sa inyo ha. Mamaya ko na lang papakita konti. Pag nalagay ko na. Okay. So yan po yung dalawang screw. Hindi nyo na makita no. Kaya ito po siya, yan. Ito po sa tabi. Yan, tapos yung isa dito sa tabi din. Okay. So higpitan na po natin. Okay. So far po na ikabit na natin yung handle, cover na lang po. So yung cover po una dito. So yan, una dito po sa taas. Kasi kailangan po insert para sumabit, tapos lock lang. Okay? Tapos lagyan lang ng dalawang screw. Okay. So almost done na po tayo sa gym 2 natin. Okay. So cover na lang po, cover. Dalawang screw. Number 25. So number 20 po, dito lang po natin ginamit yung number 20. Dito po sure ball natin kasi metal po ito. Sa plastic naman po, talagang papasok po siya kaagad. So, yung tanong po, aandar po kaya? Okay? So, clap-clap muna dyan. Okay? Clap-clap muna dyan para alam natin na may clap-clap tayo. Kasi tapos na tayo, di ba? So, kunin na po natin yung cord. Okay? So ito na po yung itsura ng gym 2 natin. Okay? So back to normal. Dasal na lang na gumagana, umaandar. Okay? So saksak para matesting kung umaandar. Okay? So yan po. Kita nyo po yon, tunog na yon. So, yan po yung builo ng hammer piston at saka yung striker kanina na tinulak natin dito sa may dulo. So, ang gitna noon, ibig sabihin yun yung space ng airflow. Okay? So, ngayon, salpak natin yung talim. Kung talaga bang pumapalo. Kasi kanina, pumapalo to, di ba? Okay. So, kailangan pumapalo din to. So, kaya po tayo may apron. Para kung anuman po yung ipatong natin sa katawan natin, ipron na po yung madudumihan. Okay? So, panda rin. Tapos, ihamer. Okay? Perfect. Thank you so much sa mga nanood. So, thank you so much sa viewers natin. So, sana po nakatulong ako uli para doon sa pag-maintenance ng mga tools nyo. So again, shout out sa inyo lahat ng mga viewers. Magandang hapon, keep safe. And shout out sa buong team Boss Power Tools Philippines. Shout out sa admin natin, Boss William Gu, Martin Valenzuela, Jonathan Tanangko, Golden Maranan, Nate Omlas para doon sa accessories, Ma'am Ames Albiso para doon sa may measuring tools natin. Okay, so shoutout sa buong team namin, KUM, KUSER Management. And abang tayo 12-12. Then, sa mga tools na nabaha, pre-pickup and delivery. Tapos, pre-labor, at saka 20% discount sa spare parts. And magandang hapon. See ya. Bye-bye. Thank you. Ah, my good, may bye-bye kiss mo na ako ulit. Bye-bye kiss. Yan, bye-bye kiss. I love you all. I love you, Boss Social Group.